Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, ang mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at maging kapiling ng matutuwid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging matuwid ay isang katangian na kapuri-puri para sa sinuman. At ang pagiging matuwid, ito ang pangunahing katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging makatotohanan na kahit noong panahon na hindi pa siya nagiging propeta ay kinilala siya ng mga tao bilang al-amin, ang mapagkakatiwalaan. Na dalawa ang pinatutunayan nito. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging propeta, siya ay matuwid ng tao. At pangalawa, kahit ang mga hindi mananampalataya ay kinikilala nila ang pagiging matuwid sa pananalita, sa gawa, sa mga pangako at iba pa. Kinikilala nila ito bilang isang katangiang kapuri-puri ninuman. At ang pagiging kapuri-puri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng pagiging matuwid, ito higit sa lahat ay dahil sa ito ay katangian ng mga nanampalataya. Ng mga mananampalataya, sila ay matuwid sa kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag merong bagay na isinabatas sa Islam, ito ay kanilang tinatanggap ng buong puso at tinutupad sa abot ng kanilang makakaya. Katulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا ay yakuna lahumul khiyara. Hindi marapat para sa mga mananampalatayang lalaki at babae na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong iniutos o itinakda, hindi marapat na sila ay mayroong pagpipilian sa bagay na ito. Wala silang pagpipilian. Wala tayong pagpipilian kundi ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, idinugtong dito ni Allah, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sino man daw ang sumuway kay Allah sa kanyang sugo ay naligaw ng malinaw na pagkaligaw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa bawat panahon ay nariyan ang mga tukso na tayo ay nakakaramdam na nagiging mahirap para sa atin na sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. At parang ang tao ay nakakahanap pa nga ng dahilan upang suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa mga gawaing pagsamba, pati sa mga paniniwala, maaring merong mga bahagi ng katuruan ng Islam ang mahirap tanggapin para sa marami sa mga Muslim. Pero ang ugali na ito, ang pananaw na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang pananaw na sinasawata sa relihiyon natin na ito dahil ito ay pananaw na mapanganib. Hindi dahil sa ang relihiyon na ito ay relihiyon ng diktador. Hindi dahil sa ang relihiyon na ito ay relihiyon na mapang-api. Ang relihiyon na ito ay nagbibigay ng lahat ng uri ng kalayaan na pinahihintulutan para sa mga tagasunod nito. Subalit sadyang may mga bagay na wala tayong pagpipilian dito liban na lamang nasundin ang mga ito sa abot ng ating makakaya. At ang mga bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para madali nating matanggap, ay ang alalahanin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naguutos ng anuman liban na lamang na ang bagay na ito ay mabuti. At hindi siya nagbawal ng anumang bagay liban na lamang na ang bagay na ito ay nakasasama. Hindi na natin kailangan pang tumingin sa ibang mga tao. Tingnan na lamang natin ang ating mga sarili tuwing ang sinusuway natin si Allah subhanahu wa ta'ala at anong kapahamakan ang nangyayari sa atin tuwing ang tayo ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, maaring ang mga tao na hindi nakakakita ng kamalian sa kanilang pagsuway, sila na yung mga nasa malinaw na pagkaligaw na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala na silang nakikitang problema na sila ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang marapat na ugali ng mananampalataya kapag merong isinabatas sa relihiyon ay ang tuparin ito sa abot ng kanyang makakaya. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattakullaha mastata'tum," katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. At gayon din, marapat na ibilang natin ng ating mga sarili sa mga tunay na mananampalataya na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay may iniutos, ang sinasabi ng mga nanampalataya, "Sami'na wa ata'na," narinig namin ang utos at ito ay aming sinusunod. At binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katagang ito sa tatlong aya. Nang tatlong aya na ito ay pawang tumutukoy sa ugali ng mga mananampalataya. Sa unang aya sinabi ni Allah, "Aman ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na." Nanampalataya ang sugo sa ibinabasa kanya mula sa kanyang Panginoon at gayon din ang mga nanampalataya ay nananampalataya rito. Lahat sila ay nananampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo na nagsasabi, "Hindi kami nagtatangi-tangi sa sinuman sa kanyang mga sugo." At sinasabi ng mga nanampalatayang ito, "Narinig namin at sumunod kami." Na ayon sa mga scholar, ang kahulugan ng "narinig namin at sumunod kami" ay narinig namin ito at ito ay aming inunawa. Sinadya namin bilang mga mananampalataya na unawain at ito ay ipapatupad namin sa abot ng aming makakaya. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih. Idh kultum sami'na wa ata'na. Wattaqullaha innallaha alimun bidhatis sudur." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo at ang kanyang kasunduan na ibinigay niya sa inyo nang kayo ay nagsabing, 'Nakinig kami at sumunod.' Katakutan ninyo si Allah, tunay na si Allah ay nakaalam sa nilalaman ng mga dibdib." Nasa aya na ito ay dinugtong ni Allah subhanahu wa ta'ala na marapat na katakutan ng mananampalataya si Allah subhanahu wa ta'ala dahil matapos na tayo ay umunawa sa utos ni Allah at nagsikap na sundin ito, ang tanging bagay na magdudulot na tayo ay maging palagian sa pagsunod na ito ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sino mang walang takot kay Allah, wala siyang magiging dahilan upang sundin si Allah at wala siyang magiging dahilan upang layuan ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah ang sinasabi lamang ng mga mananampalataya kapag sila ay inaanyayahan patungo sa pagsunod kay Allah wa rasulihi liyahkum bainahum, tuwing ng sila ay inaanyayahan sa pagsunod kay Allah at sa kanyang sugo upang ang batas ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maghatol sa kanila, ay yakulu sami'na wa ata'na. Ang sinasabi lamang nila ay narinig namin at sumunod kami, wa ulaika humul muflihun." Sinabi nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa parehong kahulugan, marapat na unawain natin sa abot ng ating makakaya ang mga utos, tuparin ito sa abot ng ating makakaya, at magkaroon tayo ng takot kay Allah nang sa gayon ay tunay nga tayong susunod sa kanyang mga utos at ang gantimpala nito, sila ang tunay na matagumpay. Ang mga tunay na nakikinig kay Allah, umuunawa, sumusunod at may takot kay Allah, sila ang tunay na matagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapahayag ng mga aral sa Quran sa pamagitan ng pagtukoy sa mga aral nito at sa mga kabaligtaran nito. Dahil sa pamagitan lamang ng pagtukoy sa kabaligtaran ng anumang aral o turo ay mauunawaan natin ng kumpleto at buo
ang isang bagay. Ang tao, mas maunawaan natin kung ano ang kahulugan ng mainit kung naunawaan natin kung ano ang malamig. Ang tao, mas nauunawaan niya kung ano ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung nauunawaan niya ang shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao, mga mananampalataya na nakikinig kay Allah at sumusunod sa Kanya, ay mauunawaan natin kung ano ba talaga sila o sino ba talaga sila sa pamagitan ng pagtukoy sa mga tao na kabaligtaran nila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Huwag kayong maging katulad ng mga tao na nagsasabi na narinig namin pero hindi naman talaga sila nakikinig. Narinig lamang nila ang utos pero hindi nila ito inuunawa. At dahil hindi nila inuunawa, hindi nila ito matutupad. Katulad lamang din ng kahit sinong tao na iyong uutusan, subalit hindi naman nakakaunawa sa utos, hindi niya matutupad ang bagay na pinag-uutos sa kanya. At sa isang pang-aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa karugtong nito, "Inna sharrad dawabi indallahi as-summu wal-bukmu, as-summu al-bukmu alladina la ya'kilun." Tunay na ang pinakamasamang nilalang sa paningin ni Allah ay iyong bingi at pipi na hindi nag-iisip. Na maaring sila ay mayroong kakayanan na makarinig at makapagsalita, subalit dahil sa kanilang katigasan ng ulo o kawalang pananampalataya, sila ay nagiging tulad ng mga pipi at bingi na walang kakayanan na tumupad ng anumang bagay. Hindi sila nakaririnig at hindi sila nakakapagsalita. Sinabi nga ni Allah, "Walau alimallahu fihim khaira laasma'ahum." Na kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaalam lamang ng anumang kabutihan sa kanila, ay dinulot niya na sila ay makarinig. "Walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun." Subalit dahil sila nga ay mga bingi, at dulutin man ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makapakinig o makarinig, sila ay tataligod pa rin na tumatanggi sa pagsunod kay Allah. At ang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang mga hindi mananampalataya. At syempre, kabaligtaran ng mga tao na nakikinig at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ang naunang umma ng mga mananampalataya, ang mga Hudyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Minalladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadiihi wa yakuluna sami'na wa asayna." Kabilang daw sa mga tao ay iyong mga Hudyo na bumabago sa mga salita sa tamang pag-unawa dito o tamang gamit nito, at nagsasabing narinig namin at sumuway kami. Mga Hudyo na siyang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fatiha bilang magdubi alayhim. Mga Hudyo na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ng kanilang masamang ugali laban sa kanilang propeta, lalong-lalo na at sa iba pang mga propeta na pinadala pagkatapos ni Musa alayhis salam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Hudyo ang naging kalaban ng mga propeta at ng mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging matuwid ng sinuman ay nagdudulot na siya ay maging dalisay. At tunay na ang paraiso ay dalisay at walang papasok dito liban na lamang sa dalisay, kaya sanayin na natin ang ating mga sarili dito sa mundo na tayo ay matuwid, na tayo ay dalisay. Nang sa gayon, tayo ay dulutin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging karapat dapat sa paraiso na inihanda niya para sa mga tunay na may takot sa Kanya.